Hi, hello guys. So magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon po, sa mga nagtatanong, Sir, saan ka ba? Ba't nagla-live ka pa ngayon? Anong oras na? Nagbi-video ka pa? Anyway guys, nasa bahay na po tayo, no? So ngayon po, gawan ko po ng video. Sasagutin ko po. Kasi hindi lang po sa Cebu yung natanggap ko ng mga tanong kung bakit daw po hindi sila nabigyan ng mga booking. So sobrang taas daw ng oras na ginugol nila para umabot sila sa kota nilang tigwa 1,000, tigwa 1,500 per day. Sana all. So tigwa 1,000, tigwa 1,500. Yan guys, no, may ubo pa rin tayo guys. Mahal na mahal talaga tayo ng ating ubo kasi hindi talaga tayo iiwan. But pabayaan natin sila. So ngayon guys, ito po lang po yung masabi ko based po sa mga experience ng ating mga driver na nagko-complain, pumupunta sa office, bakit daw hindi sila nabigyan ng ganitong booking, yung iba napasokan na ng mga booking. Kadalasan dyan is mga non-priority driver. And hindi rin natin maiwasan na may mga ano din, may mga priority driver na. Pero nagtatanong pa rin kung bakit di sila na bigyan ng mga booking, di sila napapasokan ng mga booking. Bakit kaya? So ito po guys, pakinggan ninyo ng mabuti. If baguhan pa po kayo, so this is your chance to follow or to share, or pwede nyo pong itag yung mga kaibigan nyo na minsan nyo nang napakinggan yung mga tanong nila kung bakit hindi sila napasokan ng booking. Ganito guys. Nakita nyo ba yung yung mga available tariff natin? So meron tayong delivery, meron po tayong pabili, meron po tayong marketplace, meron po tayong car delivery, meron po tayong truck delivery. So ngayon guys, may mga drivers tayo na nag-filter. So ano po yung ibig sabihin, sir, ng nag-filter, di ba? Sorry, excuse me. So, ibig sabihin, yung mga booking na gusto lang nilang kunin yung naka-open sa kanilang account. So, ibig sabihin, dinidisable nila yung ibang tariff sa kanilang taxi driver application. Kaya nga po, dyan pumasok yung mga tanong na, sir, bakit yung order sa akin lumabas 10 lang, yung sa katabi ko na bakit 50, almost 50, sa akin 10 lang. Okay? Yan yung diyan yun pumasok yung mga katanungan, and yung sagot natin diyan, dahil ikaw fini-filter mo yung mga booking na papasok lang sa iyo, samantalang yung isa mong kasamahan na driver is open lahat yung tariff sa mismong taxi driver application niya. Sorry guys ha. So yun po yung first answer sa mga question ninyo. So pangalawa, alam nyo ba yung tinatawag na location filter? Yung una is tariff or rate filter. Number two is yung tinatawag nating location. So halimbawa, ibibigay ko lang yung halimbawa dito sa Cebu. Halimbawa dito ako sa Cebu City, tapos mag-filter ako. Ibig sabihin, i-filter ko yung Mandawi. Ibig sabihin, yung papasok na order sa akin is papuntang Mandawi. Kung sagaling pupunta ako ng Lapu-Lapu, tapos sa Cebu ako, i-filter ko yung Lapu-Lapu. So ibig sabihin is, ang papasok na order sa akin is yung from Cebu going to Lapu-Lapu. Yes guys, pwede yan. Pero, based po sa study namin and sa kinakandak po namin na observation, it sometimes affect, ha? Sometimes maka-apekto siya sa booking na papasok sa atin. Kahit naka-auto ka, kahit naka-auto ka guys, minsan is ano siya, nakaka-apekto siya. Ngayon, ang gagawin natin guys is much better kung open talaga tayo na maglaan tayo ng ilang oras na bumabiyahe tayo, mas maigi na naka-open yung
lahat ng tariff. At the same time, mas maganda pag open din po yung sa lahat ng location. So, pag gusto mo nang umuwi, hindi, saka ka na mag-filter. Naintindihan nyo ako? So, may isang driver din po na pumunta sa office kanina. And yun din po yung explanation niya. Wala po siyang ibang package sa pagpunta sa office, kundi mag-share lang. Na sir, nakuha na po namin yung ganito ganyan. Kasi complaint siya ng complaint sa office, priority driver naman siya. Tapos, nung tiningnan ko sa office, sir, ano, baka sa cellphone mo yan. Kasi, as per checking sa system, yun lang talaga kasi makikita namin yung sa system. As per checking sa system, priority ka. At the same time, 99 yung rating mo, or 98 ba yun, 99. Tapos, bakit complain ka ng complain na ganito ganyan? So, baka sa cellphone mo, di ba? So kaya, na-discovery din po talaga nila guys na mas mainam or mas maganda na i-off po natin yung O2, filter sa location at saka if possible, open din po yung rate. But just in case may i-filter talaga kayo na rate kasi ayaw nyo ng pabili or marketplace, it's okay. Pero ang may advice lang namin if possible, i-close po natin yung filter location. Saka na po natin siya i-filter. Pag talagang uuwi ka na, halimbawa nasa Talisay ka, tapos uuwi ka na ng Lapu-Lapu, so yun na yun, i-filter mo. Pero pag pumapasada ka naman ulit, is i-close mo lahat yung filtering niya kasi nakaka-apekto po talaga. So I hope it helps. And hindi lang po siguro ito sa Cebu. So, kaya nga po ako natatagalog kahit nahihirapan ako, no? At the same time, disturbo pa sa akin yung ano ko, ubo. But anyway, it's really my pleasure to help you guys. So, that is why I'm doing this video and para matulungan kayo. Thank you and please share and follow for more updates. Bye for now.